Mahigit 80,000 taga-Sambales na bigyan ng tulong sa dalawang araw na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang detalye sa report ni Noel Tanakay, Rise and Shine Noel. Bit-bit pa ni Maricel ang kanyang bunsong anak nang pumila sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lalawigan ng Zambales. Hindi siya nagpatinag sa mahabang pila para makahingi ng tulong medikal para sa kanyang iniindang asma. Kahit po saan gamot at saka po ano, nebulizer po. Mayroon ang nanay po kasi po minsan po yung anak. Kahit ito po, napapabayaan ko po din minsan. May sakit din ang kanyang 11 buwang gulang na sanggol. Kasi po, ano po siya, yung ubos sipon po niya eh. Minsan din po, hindi po siya makatulog. Isa lang si Maricel sa 80,000 na Sambaleño na nabigyan ng tulong sa dalawang araw na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Lalong-lalo, nagpapasalamat ka ako. Itong dalawang araw, baka tipid ako. Dahil lahat ng gastusin ng yung mga guns and indigents, sagot nila. Sinabi rin ito na nagbigay ng dagdag na pondo para sa medical assistance si House Speaker Martin Romualdez. Natutuwa nga ako dahil biglang sabi ni Speaker, go, magda-download kami ng 20 million na mics. So yung ano, medical assistant. Bukod kay Romualdez, nagbigay din ang ilang senador at kongresista ng tulong pinansyal para sa ospital ng kanyang lalawigan. Yung kay Senator Angara, 180 million na para sa ano, gastusin sa ospital. Ito yung Congresswoman Bing, si Congressman Jay, meron din silang ano doon. Base sa tala ng palasyo, mahigit 1 million na ang kabuang bilang ng beneficiaries ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair mula sa 10 probinsya. Nagsimulang umarangkada nitong Sabado ang programa sa Zambales. Dito ibinida ng probinsya ang kanilang kultura at produkto. Kasama na rito ang mga local product na gawa ng mga katutubong Aita. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang Serbisyo Fair sa Zambales. Namahagi si Speaker Romualdez ng tulong pinansyal, medikal, pabahay at pangkabuhayan. Ang mensahe ko po ay sa bawat isa ngayon, umaga ay maging bugas po tayo sa pagbabago. Mas marami po tayong gagawa at mas malayo pa ang mararating natin kung hindi po natin itatali ang sarili natin sa kung ano lang ang nasa harap natin. Mas madali rin po natin matutupad ang pagbabago ng ating hinahangad kung mas isaayos po natin ang mga pulisya na sa kasalukuyan at ng pigil sa mas mabilis na paglalago ng ating ekonomiya. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.